Like to discuss yung 10 million peso project na children's book. Madam Chair, dahil ayaw din po ng resource person ng question and answer, then ang paraan ko na lang po ay hindi pa tanong. Tell the committee sino po ang editor ng children's book na ito. Madam Vice President. Madam Chair, all the answers are... Oh, well, wala yan doon sa opening statement. I will forego the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer. And I Madam leave Chair, it to the House of Representatives to decide on the proposal to tell this as presented. The name of the auditor of the children's book. Yan ang nangyayari kapag Honorable, hindi Honorable. Na rinig. I didn't ask a question. I asked the resource person to tell the name, pero... baka hindi pa nandidistinguish ano yung tanong, ano yung hindi. Pero since ayaw pong ibigay yung name ng editor ng children's book, ito kasi yung point natin, Madam Chair. The book contains many errors. Sige po, pakita po natin. Kasama po dyan, dahon ng banahaw. Wala naman pong dahon ng banahaw. Baka anahaw po yung tintukoy. Yung word na sila, dapat po sina. Tapos yung walang awa, dapat nga may hyphen po iyan. Tapos, Madam Chair, nakalagay din yung pugad daw ng kwago ay nakapatong sa sanga. Madam Chair, sabi ng mga eksperto, ang owl's nest hindi po ay nakapatong sa sanga. Nasa either butas po yan ng mga puno or nasa ilalim ng lupa. Next, Madam Chair, this book is not child-friendly as per writers kasi pag children's book, Madam Chair, hindi lang yung text yung mahalaga, pati yung visuals, Madam Chair. So, yung illustrations are not cohesive para yung elements pinatong lang sa background. Tapos, low value ito for illustrations kasi, Madam Chair, kahit nga yung pangalan ng illustrators ay maliit compared dun sa pangalan ng author. Well, in fact, for a children's book, magkasing bigat po ang papel ng illustrator tsaka ng author. Also, Madam Chair, sa content, nag-i-impose po siya na kung paano dapat umastang isang kaibigan, but Madam Chair, for children's books, dapat hindi siya nag-impose ng anumang bagay sa bata. It should be fun. Masaya lang dapat yung bata na binabasa yung libro. So, Madam Chair, this book na pinopropose, na pondohan, and actually, ang topic na nga natin, 2025 budget, gusto ng resource person, we limit to the 2025 budget, pero hindi pa rin sinasagot. But this book, Madam Chair, will just contribute to the worsening of the learning crisis. Hindi po siya actually ay makabata. Ano? Kaya, Madam Chair, before I end sa second round, kasi kanina meron din pong ad hominem sa atin, meron pang disinformation about this representation. Madam Chair, kung okay lang naman yung mga libro at halimbawa, kung totoo pa kayong sinasabi about me, I would even suggest sa OVP, dagdagan yung budget, baka makalimang libro pa ang Vice Presidente. Pwede pa nga may special edition tungkol sa kwento ng buhay ko. Pero given, Madam Chair, na hindi din talaga pumapasa sa standards ng pagsusulat ng libro. And I also think, Madam Chair, na throughout this hearing, hindi successfully na-defend yung budget ng Office of the Vice President. So ako, personally, I'm inclined na hindi natin i-terminate yung budget briefing for the Office of the Vice President. So yun na lang muna, Madam Chair. Maraming salamat. Madam Chair. Yes, Madam Vice President. Yes. Ma'am, the name of the editor of the book is Raul Manuel. It's a joke, ma'am. You strike it out of the record if you want. Hindi na rin ako magtatanong kasi alam ko, paulit-ulit din yung kanyang isasagot. So, nakaka-frustrate lang dahil ito ay pera ng taong bayan. I would like to thank the Vice President for showing her true colors to the House and her lack of respect for check and balances and the separation of powers and accountability. We are a republic. We don't have a king or a queen. Now, Madam Chair, dahil hindi naman masagot ni VP Sara yung mga katanungan ng miyembro, may I move now to defer the hearing of the budget of the Office of the Vice President. I so move, Madam Chair. Is there any objection? Hearing none, same is approved. So the hearing or the briefing, the budget briefing, shall be rescheduled or shall continue on September 10 at 9 a.m.